Ganito yung naging itsura ng halos 3 taong napabayaan na scooter. Ang tanong lang dito, kaya pa kaya ulito papugihin ulit? Ito na nga pala yung bagong project na bubuing ko, itong Mio Soul. Ang problema ko lang dito, dahil 2 taon nga daw ito na-stuck sa labas ng bahay, kaya nag-stuck up na pati yung mga gulong. Kaya sa pagtutulak palang papasok sa garahe, lawit na agad yung dila mo sa pagod. Pero hindi naman ako nagsisisi na ito yung kinuha kong gagawing project bike. Ganito kasi talaga yung mga hinahanap kong unit, yung tipong napabayaan na ng dating may-ari. Kaya nung naipasok ko na nga pala sa garahe to si Project Soiti, hinanda ko na nga pala yung mga tools na gagamitin ko. At dahil pinahirapan ako nito sa pagtutulak, desisyon nga pala kung unahin silipin yung panggilid para malaman ko rin kung ano yung mga papalitan ko rito sa CVT niya, pero parang change o lang mangyayari. At noong kinuha ko nga pala to, may nagtanong nga pala sa akin kung bakit ko nga raw binili yung ganitong condition. Medyo may edad na nga pala yung nakausap ko. Ang sabi niya sa akin, dapat daw pinang-down ko na lang yung pinambili ko nito. At dahil siguro hindi niya rin ako kilala, kaya siguro ganun yung nasabi niya. Napangiti na nga lang pala ako sa gilid, sabay isip na may kanya-kanya talaga tayong pananaw, lalo sa motor. Sadyang mapil pa rin talaga yung mga lumang modelong motor. Pero mamaya na ulit ako magkukwento. Nang natanggal ko na nga pala lahat ng tornilyo nitong panggilid, ito nga pala yung bumulaga sa akin. Makikita mo na matagal na panahon din talaga to napabayaan, pero hindi naman sobra-sobra sa dumi. Kaya para malaman kung ano yung mga piyesang palitin na, iisa-isahin ko nga pala to baklasin. Nagsimula nga pala ako dito sa clutch bell dahil medyo may dumudungaw na nakalawang, pero makukuha pa naman sa konting pagliliha dahil hindi pa naman malala. At pagtanggal ko nga pala ng torque drive, dito ako medyo napalunok dahil marami ng kalawang din sa loob. At habang baklas ko nga pala tong pulley, medyo nananalangin na hindi may stack up yung bushing sa loob. Sa mga ganitong klaseng motor kasi, lalo matagal na pabayaan, ganun yung nangyayaring senaryo. Buti na lang nakisama to si Soiti, isang hugutan ko lang, natanggal din naman agad. Kaya yung lining naman yung sunod kong sisilipin, tsaka yung center spring. At ito nga pala yung bumungad sa akin, grabe na rin sa kalawang to, punong-puno na. Mukhang sa panggilid pa lang, mapapalaban na agad sa gastos. At para malaman pa yung ibang issue nitong motor na to, yung mga kaha naman yung babaklasin ko. Inuna ko nga pala tanggalin tong mga side mirror. At noong pinost ko nga pala tong picture ni Project Soiti, marami nga palang nag-comment. May mga nagsabi na i-convert ko na nga lang daw to sa Mio 4-Pace. Pero ang plano ko kasi talaga dito, Mio Soul lang talaga yung magiging itsura niya. Dahil mas bihira ka makakita ng ganitong unit, lalo dito sa atin sa Pilipinas, kaya wala akong planong i-convert to. Pero gagawin ko lahat na makakaya ko para hindi to maging common na Mio Soul. At sa ngayon nga pala, wala pa ako naiisip kung anong klaseng concept yung gagawin ko rito kay Soiti. Pero isa lang ang sigurado ko, kahit anong klaseng bihis gawin natin dito, siguradong magiging malinis tignan. Yung tipong hindi ka na mahihiyang gamitin siya, lalo pang service sa araw-araw. Kaya sa mga followers ko na nagre-request, nagawin ko tong Mio 4-Pace, sa susunod na lang tayo kukuha ng ganon, tapos legit na Mio 4. Kaya dito muna tayo magpo-focus kung ano yung unit na nasa harapan natin. Unti-unti ko na nga pala nababaklas yung mga kaha, kaya nakikita ko na rin kung anong klaseng condition yung nasa loob. Nasa 15 years na nga pala tong motor na to, kaya hindi na nakakapagtaka na ganyang karumi yung mga loob niya. Pero kung iahalin tulad ko siya sa mga nauna kong project bike na medyo mga luma rin, mas okay tong isang to. Dahil literal na naitambak lang to, tapos hindi na nagamit, pero pagdating sa makina, napakatahimik manakbo. Tapos lahat ng piyesang nakabit sa kanya, puro stock parts pa. Dahil parehas maganit nga pala yung gulong sa harap tsaka sa likuran, kaya hindi ko na rin piniwersa ang patakbuhin para hindi mapwersa yung makina. Namuulang kasi yung gasolina nito sa karburador, kaya pala ayaw tumakbo, pero ngayon nalinis na, kaya okay na. Bali followers ko nga lang pala yung nag-offer sa akin ito, nangihinayang kasi siya kaysa daw mabulok sa labas, ibenta na lang sa akin. Pero yung benta niya, halos bentang pamigay na lang din. Gusto niya lang din daw kasi na makita kung ano yung magiging itsura tong napabayaan ng motor niya. Mas masarap kasi sa pakiramdam ng dating may-ari yung makita niyang napabayaan ng motor magiging pogi ulit. Lalo sa mga ganitong unit na halos taon din na hindi na alagaan. Kaya pa naman papugiin to, kaya lang maglalaang ka talaga ng mahabang oras tsaka panahon, pati na rin budget. Pero kapag nakatapos ka naman ng isang project bike, masasabi mong napaka worth it din tsaka sulit talaga yung pagod at gastos. At mabalik muna tayo dito sa mga binabaklas natin pyesa. Unti-unti ko na nga palang nakikita yung laman loob nito ni Project Soiti. At kagaya ng inaasahan ko, yung parte ng frame niya, marami na nga palang kalawang. Kaya para maagapan natin at hindi dumami, syempre, isasama natin niya sa pipinturahan, tsaka lilihahin. Tatanggalin ko na nga rin pala yung gas tank, pero may laman pa nga pala tong gas, kaya kakailangan ko muna yung hose. At dahil nakapasok nga pala yung rear shock dito sa rear fender, kailangan tanggalin muna to para mahugot ko yon. Dahil medyo maraming babaklas yung pyesa rito, nakalimutan ko na nakakabit pa pala yung lock ng upuan. Kaya pala kahit anong hatak
gagawin ko sa rear fender, ayaw talagang mahugot. May dalawang nut nga lang pala yan dito sa may taas, yan lang yung kailangan tanggalin para matanggal yung lock ng upuan. Minsan talaga, hindi mo pwedeng makuha ng madalian, maganda muna yung pinag-iisipan mo. At dahil all stock lang pala yung makina nitong Miosol, naka airbox pa pala to, yan yung sunod na tatanggalin ko ngayon. Medyo maraming hose na nakapasok sa airbox, kaya dapat tanggalin muna lahat para lang mahugot. Iba rin talaga yung tibay ng motor, lalo may sumasala sa maruming hangin, kaya okay talaga na may airbox. Kaya binaybay ko na nga pala itong mga wirings nito para sunod ko na rin mahugot. At may mga ilang tornilyo nga pala to na nahirapan akong tanggalin, yung iba nabilog na. So sobrang daming kalawang kasi minsan ng tornilyo, kahit anong ingat mo, nabibilog talaga. Kaya kung magpa-project ka rin kagaya ko ng mga ganitong lumang motor, dapat medyo mahaba talaga pasensya mo. Marami kasi talagang hindi inaasahan na pwedeng mangyari, pero isa lang ang sigurado ko, masarap sa pakiramdam lalo kapag nakatapos. Alright, so ina nga, natanggal na nga natin yung halos lahat ng kahay, mga pesa, except dito sa front fender. So ito, inubaran muna natin siya para makita natin kung ano nga ba yung status ng kanyang batalya. So ito nga yung bumungad sa atin, medyo kalawangin din. Ayan, no? Marami na rin siya naipo na kalawang. So kagaya nung ibang ginagawa natin sa mga project bike natin, syempre para mas maging presentable ito tignan, pipinturahan natin to tapos liliyahin din natin yan. Tapos, yung dumi nga pala yan, kung nakikita nyo, grabe rin. Sigurado, masinsinang lilinisan na naman yung ano, yung mangyayari rito. So, ayan, no, hanggang sa ilalim, hanggang sa baba. Tapos, yung gulong niya sa likod, medyo nag-i-stack up pa rin, tingin ko, baka dahil dun sa preno niya. So, sisilipin din natin yan. Kasi, plano rin na kasi natin tong hugutin para mapinturahan natin to. Tapos, ibang cable, hindi ko pa na tatanggal, pero mabilis lang naman to. So, pansamantala, dito muna nagtatapos yung episode nito ni Project Soy T. So bukas siguro sa susunod na video natin, hugutin na natin tong makina pati itong frame para masimulan na natin siyang linisin. Alright, so ilang dito na nagtatapos yung part 1 ni Project Soy T. Kita kayo sa susunod na episode. Yun lang, ride safe. Alright.